Welcome back, it's June TV. At ito na po ang updates ng ating patolang tintransplant, kung naalala nyo po guys. At hindi lang yan, kundi ipapakita ko po sa inyo yung ating ginagamit na pang abono, yung ating fertilizer. So bago ang lahat guys ha, mag-i-intro muna tayo. At hindi na natin patatagalin, so let's go! So guys, ito po si UpaGrow Premium Fertilizer. At meron siyang taglay na nitrogen na 3.1%, potassium na 1.4%, at phosphorus na 2.3%. Ang paraan po ng paggamit kay UpaGrow ay sa isang timbang tubig na 16 liters ay kukuha tayo ng 2 cups ng kanyang takip, yung sariling takip po. At ihahalo natin dun sa tubig. So ayan guys, at napakadaling gamitin ni UpaGrow. At ito yung gagamitin natin na pandilig sa umaga at sa hapon. So ito po yung kanyang itsura pagka naisalin nyo na sa timba. At kailangan po yung tubig na ihalo natin ay walang chlorine, para yung beneficial microorganism na taglay ni UpaGrow ay hindi mamatay. So bakit po kailangan buhay o aktibo ang microorganism ni UpaGrow? Dahil po ang microorganism ay tumutulong po sa lupa, dahil nakakaiwas tayo sa pagkakaroon ng soil-borne disease, yung tinatawag na sakit sa lupa. At nakakatulong din ang beneficial microorganism sa mga bulate, no? At ang beneficial microorganism din ay nakakapagpatibay ng isang halaman o ng at ganyan lang po siya gamitin mga kaibigan. At gagamitin po natin si UpaGrow ng 2 beses sa isang linggo. So kung ididilig mo sa umaga ay kailangan mo ring idilig sa hapon. So kailangan kung iyong i-apply, mas maganda kung bago sumikat ang araw sa umaga, sa hapon naman ay mga 5 or 6, para hindi na po sobrang init at yung ating mga tanim ay relax.
Ito na po yung ating patola, guys. Ang patolang ito ay 2 weeks pa lang na ginagamitan ng UFA Grow. So, 2 beses ko na po siyang na-applyan. Kung mapapansin nyo po ay medyo malapad na yung dahon. So, ibig sabihin ay maganda rin naman yung naging epekto. So, meron din po akong pang-spray at gunting. I-sprayan natin siya sa umaga bago sumikat ang araw. Dahil ang estomata po, kapag ka nasisinaga na ng araw, matindi na yung init, yung estomata na nasa ilalim ng dahon ay nagsasara po. So, kaya kailangan mga 5 a.m. before 9 ay na-sprayan na natin ang ating mga tanim. Sa paraang ito ay nairekta natin yung ating mga abono sa pamamagitan ng ating pag-spray. So, nakukuha ng mabilisan ng isang tanim yung mga nutrients na kailangan niya. Kung sa hapon naman po tayo mag-spray, kailangan 5 p.m. to 9 p.m. Dahil muling bubukas po yung estomata sa hapon kung hindi na matindi ang init o ang sinag ng araw. Kaya naman kung mag-spray po tayo, ay kailangan ay patamaan natin yung ilalim ng dahon dahil marami pong estomata dun. At ganun din sa ibabaw, meron din namang estomata sa ibabaw pero hindi ganun karami, hindi gaya nung sa ilalim ng dahon. Kung mapapansin nyo guys, yung ating patola, yung dahon niya ay maraming butas. So dahil sa mga insekto o sa mga uod, kaya nagkakaganito ang ating mga tanim. Kaya kailangan meron tayong ginagamit na spray repellent. Kung marunong po kayo, ay mas maganda kung meron kayong ginagamit na spray repellent sa inyong mga tanim para nakokontrol natin yung mga insekto na pumupunta sa ating mga pananim. Sa paraan ng pagkontrol ay para hindi tayo mahirapan, pwede rin naman tayong magtanim ng mga bulaklak na mag-a-attract sa mga kaibigang insekto na kumakain ng mga bad insects. So ibig sabihin, tinutulungan nila tayo, yung mga kaibigang insekto, para makontrol natin yung mga bad insect na sumisira sa ating mga pananim. So, shoutout po sa mga marunong at magagaling magtanim. So, hanggang dito na lamang po mga kaibigan. At patuloy nyo pong subaybayan ang mga video na aking ina-upload. Nang sa ganun po ay magkaroon pa tayo ng maraming idea. So maraming salamat po sa inyo lahat. Paalam!